At malita ng kabayanihan naman po, isang lalaki ang hindi nagdalawang isip na pulutin ang isang inihagis na granada sa Makati para hindi na dumami ang madamay. Kabilang po siya sa dalawang nasawi sa pagsabog. Isa naman ang sugatang, saksi si Jamie Santos. Bayani kong ituring ngayon ang 37 anyos na si Joseph Chudones. Nanghagisan kasi ng granada ang pwesto niya at tatlong iba pa sa teacher's compound sa West Rembo, Makati kaninang alas 9 ng umaga. Dinampot niya ang granada para di na madamay ang iba pa. Dead on the spot si Chudones na nagbabakasyon lang daw sa lugar at pabalik na sana sa pamilya niya sa Davao. Sana po sumuko po sila. Nananahimik po yung kapatid ko. Marami pong anak sa probinsya yan. Nasa bugan din ang mga kausap niya sina Helen de Ocampo at Perla Due. Pumanaw si Due sa ospital ng Makati habang sugatan si De Ocampo. Kwento ng saksing si Elsie Catalino, nagbabantay raw siya sa kalapit na tindahan nang makarinig ng nag-aaway at nagmumurahan. Nasundan niya ng isang malakas na pagsabog. Malakas po, nabibingi po ako eh. Parang na-shock ako. Tumakbo ako na hindi ko alam kung saan ako lalabas. Maya-maya, may nakita siyang isang lalaking tumatakbo raw na nakatakip ng t-shirt ang ulo at isang sugatang babaeng humihingi ng tulong. Kakwentuhan noon ng mga biktimang isang nagangalang Butchoy. Sa paunang investigasyon, batay sa salaysay ni Butchoy, posibleng ang kapatid talaga niya ang target ng granada. Kilala raw ni Butchoy kung sino ang nasa likod nito dahil ilang beses na raw pinagbabantaan ang buhay nilang magkapatid. Very cooperative tong si Choi at yung kanyang kapatid. So with the lead na binigay na kwento ng ating isa sa biktima, mapapile talaga tayo ng kaso kung sakaling ma-confirm natin na sila ang talagang nagpapatay. Aalamin daw ng pulisya kung nakuna ng CCTV sa lugar ang insidente para matukoy ang suspect na hinihinalang hitman. Ako si Jamie Santos sa Ninong Saksi.